Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Milechon. Tayo mula dito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kabayan TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito lang mga kabalita, hala grabe malaking gulo to. Villanueva ikinanta lahat kung ko at speaker na mutla PBBM BP Sara. At yun, bago ang lahat, ito yung ating reaction video lamang. Ano mang sumasalarawan dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Sumagot na po to si Senator Villanueva sa mga banat nito ni congressman ko, no? Matapang po si congressman ko, siya po yung nagkakusa kay congressman Pulong Duterte na may hindi naman niya inakusahan na direkta na may anomalya. Siya po yung nagpalutang na may budget daw na 51 billion si Pulong. Ano po ang sinabi ni Senator Villanueva? Ang sabi niya, bago ka maglabas ng baho, maligo ka muna. Ito po si congressman ko, siya po yung nag-aposa na may 51 billion na nakalaan, no? Maganda po yung wordings niya. Actually, hindi niya po inakusahan na ninakaw ni Pulong yun. Kaya lang, alam niyo naman, ini-implied lang, para nga naman hindi sabihin, bakit sinabi ko ba ninakaw ni Pulong? Ang sinabi niya lang, for the last 3 years, may 51 billion. No? May 51 billion na nakalaan sa distrito ni Pulong. At yan daw po ay kinumpirma ng DPWH. Ayan yung sinabi niya kay Pulong. Ito naman, sinabi niya rito kay Villanueva na may kaso siya. Ayun nga po, pinabubuluanan ni Villanueva. Kaya siya po yan eh. Tapos, binanata na ni Villanueva itong si congressman ko. Thank you. Co-stated in radio. Ito po kung bakit po sila nagalit, no? Sila po ay nagalit kay Villanueva dahil sa sinabi ni Villanueva na sino ka? Kaya Dalipe. Natatandaan niyo yun? Yung nananawagan, inuutusan ni Dalipe o sinasabihan ni Congressman Dalipe, yung mga senador na magsabi na kayo kung kayo ba ay pabor sa Chacha o hindi. Para malaman daw ng tao. Sabi naman ng mga senador, sino ka? Si Villanueva po nagsabi nun. Diba? Ayun po, ang ikinagalit daw, sabi ni Tunico. Ngayon, kaya pinagbintangan niya na si Villanueva, ito nga po yung sagot ni Villanueva naman. Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po yung kasong ito na ipinaparatang sa atin. Yan, malamang si Ko ang nagpaparatang sa kanya kasi yun yung hindi binanggit dito. Ito po ang sinabi niya kay Ko. Kung maglalabas po kayo ng baho, dapat naman siguro maligo ka muna. Usong-uso itong pinapaligo muna. No? Yung mga vlogger, bago kayo maglabas ng baho ni Pangulong Duterte, maligo muna kayo. Okay. So na-dismiss na pala ng 2019 pa yung kaso ni Villanueva. Ha? Ito naman po ang sinabi ni Villanueva bilang ganti rito kay Ko. Villanueva mentioned Sunwest Corporation, which according to him is owned by Ko and one of the biggest government contractors in the country, is involved in the infamous Parmal scandal. Grabe, kasama pala to sa Sunwest na to sa Parmal scandal. The Department of Education batch laptop deal and is facing tax cases before the BIR. Maraming ipapaliwanag si congressman ko, no? Ito po. Bilang ganti ni Senator Villanueva, inakusahan niya itong si congressman ko na siya ang may-ari ng West Corporation na pag-aari daw ni Ko. Ha? Involved sa Parmali, sa laptop deal ng DepEd, at saka may tax cases before the BIR. Okay. At ang masakit pa nito, ayong kay Villanueva, siya na nga yung may mga kaso tungkol sa pera. Masaklap po sa kabila ng track record na ito, si Mr. Saldico, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaba ng bayan. Antindi. At inihalin tulad pa kay Dracula. Parang si Dracula daw na pinagbantay ng blood bank. Inakusahan mo Dracula. May Dracula na nun ah. Sino na nga yun? Si Dugudugugan?
Antindi. Para ka raw Dracula, no? Congressman ko, tako. Umiinit na po itong labanan talaga ng mga congressman at ng mga senador, no? Ano kaya isasagot dito ng House of Representatives? Mm-hmm. He also refuted Cos claim that is belittling the House. Ayan, no? At siya po ay nagwakas. Nagwakas sa kanya speech by calling the end. To end. Wakasan na ang fake na People's Initiative. Grabe, magagalit na naman yan yung mga congressman. Ha? Wag na wag mong sasabing peke ang People's Initiative dahil wala silang kinalaman dyan. Pero magagalit sila. Wala silang kinalaman pero magagalit sila pag sinabi mong peke. Okay. Kung ayaw niya pong maniwala sa akin, sabi pa ni Congressman, ni Senator Villanueva, ikukot na lang daw niya si Speaker Martin, don't throw stones if you live in a glass house. Bakit huwag nawawala ba ako? Sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon, kapag nangyari po ang gusto nila, ito po yung ano eh, no? Pag nangyari daw yung gusto nilang pagbabago sa konstitusyon, mababaliwala ang inyong Senado. At mas magiging madali pang magpalit ng konstitusyon kaysa magpalit ng kalye, pangalan ng kalye sa Pilipinas. Grabe. Tinawag na fake ang People's Initiative. Ang tanong, magagalit ba ang mga congressman gayong wala silang kinalaman sa gayong wala silang kinalaman sa People's Initiative? Bakit naman sila magagalit kung wala silang kinalaman, di ba? Okay. Na sila daw po, si Cobb daw po, ang party list congressman who had been hiding shady schemes. Tindi pala ng akusasyon dito. Pinersecute po tayo, pinaratangan, pero tapos na po ang laban noon pa, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawagawang reklamo sa atin. Yan po ang mga pahayag nito ni Senator Joel Villanueva. Laban dito kay Representative Sal Dico. Siyempre, abangan po natin yung mga congressman sa kanilang pagbabalik bukas. Okay, sa iba pa pong balita, no? Medyo matitindi rin po itong mga ibang balita. Ngayon pong araw na to, ito po, kalat na kalat po ngayon. Tinanggal na po, no? President Marcos names Maria Lourdes Doria Velarde as acting member of the Board of Trustees of Pag-ibig Fund. Velarde replaces Myla Roque, wife of former presidential spokesman Harry Roque, who is now legal counsel of former President Rodrigo Duterte. Okay. So, tinanggal na po bilang Board of Trustee Pag-ibig Fund ang asawa ni Harry Roque dahil, alam niyo na, no? Sa pagiging malapit kay President. Siyempre, ganun po talaga. Pag presidential appointee ka, at wala nang tiwa, ganun po lahat ng appointee, no? Pag wala, nawala na ng trust sa'yo, pwede kang tanggalin anytime. Kaya po ganyan, no? Siyempre, ang di lang nila pwedeng tanggalin anytime, si Vice President Sara Duterte, kasi hindi lang presidential appointee yan. Yan po ay inihalal ng mamamayang Pilipino, at mas marami pa po ang naghalal sa kanya ng mamamayang Pilipino, no? At bago po tayo magtapos, medyo babarahin lang po natin to ng konti, itong mga to. Akala mo ba binabagsak namin si BP Sara? Tanga ka. Siya mismo nagpapabagsak sa sarili niya. Bulag ka ba o talagang Duterte as kisser ka lang? Ayan po yung sabi sa akin na itong isang ang paninim, may sarili mundo rin pala. Kaya mga dilawan na dilawan po itong mga supporter ni Pangulo Marcos. May sarili rin kayo mundo. Ganyan na ganyan yung mga dilawan. Ang ibig nyo sabihin, ang tawag nyo kay Sara Duterte ay bumabagsak. Pinapabagsak niya yung sarili niya. Ano ba ibig nyo sabihin ng bagsak? Pagka ba number one ka? Pag ba number one sa inyo, bagsak ang ibig sabihin nun? Si Congressman ko po ang inakusahan na Dracula. Tanong ko sa inyong mga BBM supporters, pagka ba number one ka sa most trusted at number one ka rin sa best performing, number one ka rin sa presidential survey, pagka ba consistent ka number one, bagsak ang tawag nyo?
Si Sara Duterte daw nagpapabagsak sa kanya sarili. Hindi daw sila. Eh kahit naman gustuhin yung ibagsak si Sara Duterte, hindi, wala naman kayong kakayahan eh. Ang gawin nyo na lang, kaysa pabagsakin nyo si Sara Duterte, ilapit nyo na lang yung si Martin sa survey. Napakalaki. At yan nga mga kabalita natin, yung mga ilang patungkol na pahayag at balita dyan. At ito nga yung mga tila nga ba nagiging pagpapahayag no, ni Badong Aratilis, tungkol nga. Na dito nga no, kaya Senator Villanueva nga, tungkol nga dito kay Congressman ko, ayon nga no, sa nagiging tila nga ba pagpapahayag at talagang mga tugon laban dito no. At dito pa nga mga kabalita natin yung pagtanggal nga sa asawa ni Roque sa gabinete nga ng ating Pangulong Marcos. At talagang ito yung umano'y malapit nga sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Ayun nga pagkakasibak nga nito eh, naging usapin nga mga kabalita natin. At dito pa nga, yung tila nga ba pag nanais no, na talagang masibak at maalis nga itong ating Vice Presidente na ipapahayag nga rito no, sa mga tila nga ba tumutuligsa at talagang ayaw nga no, sa ating Vice Presidente. Na ngayon niya binibigyan tugon dito ni Badong Aratilis nga. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan. No? At kayo lang bahala magkomento sa ibaba nang nais niyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre ay nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Panat Kabayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.